So kung mapapansin nyo is gumagana, kaso papatay-patay siya. And kapag ganyan yung kaso, isa lang yung dahilan niyan, which is sa video na ito, magbibigay ako ng mga tips sa paggamit ng mga old batteries gaya ng motorcycle batteries and car batteries. And i-explain ko din kung bakit hindi na maganda gumamit ng mga old batteries. And sa video din na ito, i-share ko yung mga problems na na-experience ko gamit yung mga battery na yun at kung paano nga ba maiiwasan yun at ano ba yung mga reason ko bakit nagkakaroon ng mga problems na ganon. Pero bago yun, kung bago ka sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para naman ma-notify ka if may bago ako mga updates katulad nito. First of all, yung mga small solar setup katulad ng 20 watt solar panel, 5 ampere hour battery is talaga napakaliit at hindi sila mapaghahanapan. Kasi nga yung 5 ampere hour battery is napakaliit and kung gagamitin natin kahit sa pang-charge sa cellphone is makakakapusin pa rin tayo doon. And yung 20 watt solar panel naman is napakababa din at mas bababa pa yung kanyang power na ipaproduce kapag hindi maganda yung panahon. Pero yung mga ganong solar setup na maliliit is maganda pa rin lalo na sa mga beginners na nag-uumpisa pa lang mag-aral at nag-i-experiment. So dahil doon, bago sila mag-invest sa mga malalaki at permanenteng solar setup is alam na nila kung ano yung kailangan nila and gaano kalaki yung kakailangan nila sa kanilang mga solar setup sa kanilang bahay. And ngayon, balik tayo dun sa mga old batteries. So ngayon, isi-share ko yung mga problems na na-experience ko and sasabihin ko rin kung bakit nga naging ganon yung mga nangyari doon sa mga battery na yon. Ang unang problem natin is yung kapag biglang bumababa yung voltage ng battery. So kahit na full charge pa yung battery, kapag sinaksakan natin device is biglang bumababa. For example, ayan, 12.9 pa yung ating motorcycle battery na 5L or 5 ampere hour. Kapag nagsaksak tayo ng device is biglang bumababa. Subukan natin siyang gamitan ng inverter tsaka mini pan. So yan, kung mapapansin nyo biglang nag-drop yung kanyang voltage ng 12.5 and pababa pa siya ng pababa. Mas marami tayong device na isasaksak sa kanya or mas malaki yung power consumption ng device na isasaksak sa kanya is mas mabilis din siyang bababa. And ang reason nun is yung overload. Yung ganyang issue is talagang common siya lalo na kapag maliit yung battery natin katulad nito 5 ampere or 5L battery lamang. And kung mapapansin natin dito, meron siya nakalagay dito ang state of discharge na 0.5 ampere. So ngayon, ginamitan ko siya ng inverter tsaka electric pan kung kaya mas mabilis bumaba yung kanyang voltage kasi nga mas mataas pa sa 1 ampere yung kanyang power consumption. Subukan na natin dito sa 12 volts na 12 watts LED bulb. So ayan, kung mapapansin nyo, bigla ding nagda-drop yung kanyang voltage kasi nga mataas yung power consumption nitong 12 watts na ilaw na ito, which is equivalent to 1 ampere. So mas mataas siya sa 0.5 ampere na nakalagay lamang dito sa ating battery. Kaya in that case, asahan na natin na kapag maliit yung battery natin is mas mabilis siyang mag-discharge or mas mabilis bumaba yung kanyang voltage kahit pa maliit yung ating device na paggagamitan sa kanya. And even mag-charge nga ng cellphone is mabilis ding magda-drop yung kanyang voltage lalo na kung malakas ang power consumption ng ating device or cellphone na ginagamit. So try ko siya dito sa power bank para makita natin kung ilan yung ida-drop niya. So yan, nag-drop na siya ng 0.2 volts. And continuous pa rin yung kanyang pagbaba kasi nga malakas ang power na kinukusyom nitong power bank. And the second problem na na-experience ko is kapag gumagamit tayo ng mga flooded batteries katulad nito yung tinutubigin siya sa loob. Ang problem dito is kapag kumukulo na yung loob niya and sumisingaw dito yung kanyang hydrogen or yung kanyang tubig sa loob. And delikado yun sa kalusugan natin kapag nalanghap natin yung sumisingaw sa kanya dito kapag nag-charge. And experience ko nga dati yun nung nag-online class pa ako, habang nag-online class ako is nakadikit ito ng battery nito sa aking harapan kasi nga naka-charge yung aking cellphone habang nakakonect naman ito sa dito sa solar charge controller. And napansin ko na sumasakit yung ulo ko and yun pala ay dahil dito sa battery, nalalanghap ko na pala yung kanyang singaw, which is wag na wag nating gagayahin. And ano naman yung main reason kung bakit ito kumukulo and sumisingaw? So based sa aking experience, ang unang reason dun is kapag full charge niya siya. So kapag full charge siya and diridiretso pa din yung pagflow ng power papunta dito sa battery, is talagang kukulo siya and magsisingaw siya dito sa kanyang ibabaw. And the second reason is kapag overvoltage yung power na pumapasok dito sa ating battery. Ang example niyan is kapag yung ating solar charge controller is nakaset sa 14.4 or 14.4 yung kanyang flow charge. Kapag katanghalian is talagang mataas yung power na pumapasok dito sa ating battery. And normal lang talaga na kukulo siya sa loob kapag ganoon kalakas yung power. Kaya in my case, binabaan ko yung kanyang flow voltage sa 13.7 or 13.5 bababa para maiwasan yung ganong kaso.
And yung pangatlo or pinaka-worst na problem na na-experience ko is kapag papatay-patay na yung kanyang battery. Katulad nito. So yan, kung mapapansin natin, nakakabit na siya at hindi pa rin siya gumagana. So ngayon, try naman natin siya dito sa malaking battery. So kapag kinabit ko siya dito sa old battery ng sasakyan na ito, so kung mapapansin nyo is gumagana, kaso papatay-patay siya. And kapag ganyan yung kaso, isa lang yung dahilan niyan, which is sira na talaga itong battery. So ngayon, i-check natin yung voltage itong battery sa multimeter para makita natin yung main reason. So yan, ang voltage niya is 9.9 volts na lamang. Which is, kung pagbabasehan natin, ang nominal voltage ng battery is 12 volts. So kapag ang battery is umabot ng 12 volts pababa, maaring hindi na talaga maganda yung kanyang performance and talagang sira na siya. And bakit nga ba ganito yung battery? So unang reason nito, itong battery nito is talaga matagal na, umabot na siguro siya ng mga mahigit 5 taon. And nakalimitang problem kung bakit nasisira yung mga batteries is yung overdrain or nauubos natin or gagamit natin yung capacity ng battery na dapat is hanggang doon lamang. And yung ibang tao na gumagamit ng mga batteries katulad dito, kapag ginamit nila sa ilaw, hanggat umiilaw pa yung LED lights na ginagamit nila na nakasaksak dito, is hindi pa nila pinapatay. So pinapatay lamang nila kapag talagang paandap-andap na yung ilaw nung kanilang ginagamit. Which is napakamali kasi mababawasan niya yung health ng ating battery. So para sa akin, ang pinakamagandang way para maiwasan yung overdrain is mamonitor natin yung voltage ng ating battery habang ginagamit. So pwede tayong gumamit ng multimeter o kaya naman is bumili na lang tayo ng maliit na voltmeter para mailagay dito at mamonitor natin yung kung ilang volts pa ba yung natitira sa ating battery. And kapag na-monitor natin na kapag nasa 12.0 or 12.1 volts na lamang yung tira is ito, turn off na natin yung paggamit sa ating mga device na nakasakasak dito para maiwasan yung overdraining. And the question is, okay pa bang gumamit ng mga old batteries katulad nito sa ating solar setup? And the answer is yes, as long as gumagana pa yung battery is pwede natin siyang gamitin. Pero syempre, kung bibili kayo ng battery is mas maganda kung hindi nyo na isasama ito sa pagpipilian. Mas maganda kung pipili na lang kayo ng magandang batteries like lithium or mga deep cycle batteries. Pero kung meron kayo sa bahay nyo na battery katulad nito na hindi ginagamit pero gumagana pa, is pwede siyang gamitin as long as hindi pa pangit yung kanyang performance. Ito kasi yung battery nito noon is umabot siya ng 3 years and after noon is hindi na siya nag-start sa motor pero gumagana pa yung kanyang mga ilaw. Kaya ginamit ko siya sa solar setup ko and nagamit ko pa naman siya halos mga 3 buwan ninyon hanggang sa nasira na siya ng tuluyan. Pero at least kahit papano is nagamit ko pa rin naman siya kahit papano bago ko siya itapon. So meron pa ba kayo ibang problems na na-experience gamit yung mga old batteries katulad nito? So pwede niyang i-comment sa ating comment section below.